Good morning, smile. Smiling. Always smile. Good morning, sister. Christine Gumaro. Good morning, sister Berlin Garcia. Good morning, brother Jerry. Good morning, sister Christine. Good morning, Sister Vilma Batara. Good morning. Morning. Good morning, Sister Nora. Change broken. Hallelujah. 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 Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Muli, ito po ang ating programang Sounds of Revival. Live po tayo ngayon. Kahapon po ay replay dahil hindi po naging maganda
yung aking gising, tinanghali po ako. Yan, aamin po ako sa inyo. Tinanghali po ako kahapon. Kaya hindi po ako nakapag-live. Pasensya na po. Hallelujah. Nasarapan ng tulog. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, babawi ako sa inyo ngayon. Today is the day to let us continue to love. Let us continue to exalt the name of Jesus. Hallelujah. So, God is good. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Alam ko po na excited po tayo sa ating topic ngayon. Hallelujah. Praise God. Ano ba ang dakila? Ano ba ang ibig sabihin ng dakila sa Biblia? So, yan ang pag-aaralan natin ngayong umaga. My dear brothers and sisters, bago po tayo pumalaot sa ating programa, inihiling ko po na samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat muli na naman po ninyo kaming binigyan ng isa na namang pagkakataon para iparamdam sa iyo ang aming pagmamahal. Iparamdam sa iyo, Panginoon, Lord God, ang aming lubos na pagmamahal na mula sa aming puso. Gusto namin iparamdam sa iyo ang aming pagkatao, Panginoon, ay buong-buo na lumalapit sa iyo. Buong-buo, Panginoon, hallelujah, na ibibigay namin sa iyo. Father, we thank you. You are the great God. You are the great King. Bless mo po, Panginoon, ang lahat ng aking makakasama ngayon sa amin pong programang Sounds of Revival. Maraming salamat po sapagkat hindi tumitigil ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Hindi tumitigil ang iyong pagtulong, pagsaklolo. At Panginoon, sa oras na ito, kami po ay dumadalangin na turuan niyo pa po kami ng inyong mga panukala, turuan niyo pa po kami ng inyong mga salita upang sa ganun, Panginoon, ay mas lalo namin, Panginoon, Lord God, na ma-appreciate ang mga kabutihan na ginagawa mo sa buhay namin. Mas lalo kaming magpagamit at mas lalo naming maunawaan, Panginoon, Lord God, ang inyong mga salita. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng amen. Gusto ko pong ibalita sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. Kahapon po ay nagkaroon ng kauna-unahang prayer meeting. Hallelujah. Sa ating pong bagong-bagong church. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Salamat kay Lord dahil talaga na truly God is amazing. Truly God is so good. Truly God is so awesome. Yung kauna-unahan na prayer meeting, hallelujah, bagamat of course nananalangin ako doon everyday, pero nagkaroon po tayo ng prayer meeting doon, hallelujah, at napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa ating pong prayer meeting. Kumilos talaga ang Panginoon at nakakatuwa dahil maraming baguhan ang pumunta sa prayer meeting. Nakakatuwa dahil kita mo na talagang lumuhod for the first time, hallelujah. Kahit baguhan sila, talagang lumuhod sila sa altar, manalangin. Ang sarap manalangin sa loob ng church, mga kapatid. Thank you very much. Thank you sa inyong mga tulong. Thank you sa inyong mga pagmamahal, pagmamalasakit. Salamat din sa inyong mga panalangin sapagkat 6 weeks lang simula nung inumpisahan namin na ipagawa ang ating church ay natapos kaagad. Kaya my dear brothers and sisters, hallelujah, I really thank the Lord for our new church dahil talagang mararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon. Mararamdaman mo yung flow of the anointing of God is there. Alam niyo, yun naman ang pinaka-importante. My house will be called a house of prayer. So, kaya sinabayan ko nating tinuruan ng mga members na ano bang kahalagahan ng panalangin, gaano ba kalalim ang panalangin. So, my dear brothers and sisters, pagpapatuloy natin ang ating pinag-aaralan ngayon. Ang topic natin ay ano bang ibig sabihin ng dakila.
Ano ba yung dakila na sinasabi ng Bible? Hallelujah. So yan pong pag-aaralan natin ngayon. Of course, unang-una sa lahat, isang dakilang bagay na paglingkuran ng Panginoon. Gusto ko pong maintindihan natin, mga kapatid, na hallelujah. Gusto kong pag-aralan natin. May binasa lang po ako. Hallelujah. Hello, Pastor. Good morning. Thank you. Answered prayer po ako. Yung amo ng kaibigan ko. Praise the Lord. Hallelujah. Ano na nangyari? Gumaling na ba siya? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. At kung gumaling na siya, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Amen. God is good. So, pag-aaralan natin ngayon ang salitang dakila. Para, ikaw ba ay dakila? Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng dakila? Yan. Ano ba ang gustong ipahiwatig? Bakit sinasabi ng Biblia na ikaw ay dadakilain sa kalangitan? Yan. So, my dear brothers and sisters, isang maluwalhating kadakilaan ang paglingkuran ang Panginoon. Una sa lahat ay pag-usapan natin ang salitang dakila. Yan. Ang salitang dakila ay nangangahulugan na ikaw ay may pagkabayani na puso. Hallelujah. Ibig sabihin, mayroon kang pagkabayani. Ipinaglalaban mo ang buhay mo sa Panginoon. Ipinaglalaban mo ang ibang tao para makalapit sa Panginoon. Abay, dakila ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin ng dakila ay magiting, sinusoong kahit mahirap o delikado, kahit na minsan nalalagay sa delikado ang ating buhay dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, sinusoong pa rin natin. Ay kadakilaan po yan sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung ibig sabihin ng dakila? Revolusyonaryo. Hallelujah. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Eh, kung ikaw ay isang evangelist, revolusyonaryo ka. Kung ikaw ay isang apostol, revolusyonaryo ka. Yan. Kung ikaw ay isang propeta, kung ikaw ay isang tagapagturo ng salita ng Panginoon, o kung ikaw ay pastor, revolusyonary ka. Yan. Yan ay mga senyales ng kadakilaan. Hallelujah. Dumating nawa na ipagmalaki ka ng Diyos. Amen. So, sabi dito, noble. Yan. Ano yung noble? Ha? Napakamarikit. Ayan. Yan yung usong salita ngayon. Napakamarikit. Ano ba kasi yung ibig sabihin ng napakamarikit? Dalagang marikit. Sabi nila doon sa mga sikat ngayon na mga nakikita natin sa Facebook. Ang ibig sabihin po ng marikit ay noble. Noble. Katangi-tangi, malalim ang pag-iisip, matalino, advance mag-isip, yan po ang ibig sabihin ng marikit. Hallelujah. Praise God. Nandyan ba kayo, mga kapatid? So, ang salitang dakila ay maraming kahulugan. Nagmamahal ng walang kapalit. Tumutulong ng walang kapalit. Hallelujah. May tinatawag na uniqueness. Yan po ang noble. Yan. Noble. Yan po ang dakila. Bukod tangi, kakaiba sa lahat. Mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Exceptional. Yan po. Pambihira ang mga ginagawa. Kahanga-hanga. So, my dear brothers and sisters, sa oras na ito, binibigyan ko po kayo ng unang pagkakaintindi sa salitang dakila. Kung hihimay-himayin natin ang salitang dakila, ay maiintindihan natin, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang dakilang bagay sa harapan ng ating Panginoon. Sabi, sino bang una na dakila? Of course, wala nang hihigit pa sa kadakilaan ng Diyos. Diyos Ama, bakit? Nilikha niya ang lahat ng bagay para sa atin. Napakadakila niya. Amen. Makikita natin na yung sa other terms ng salitang dakila ay spiritual greatness. Maluwalhating kadakilaan, spiritual greatness.
Kung gusto natin na tayo ay maging kakaiba, kung gusto natin na tayo ay magamit sa kaluwalhatian ng Panginoon, kung nais natin na maging exceptional ang ating mga ginagawa, mga kapatid, ay paglingkuran natin ng tapat ang Panginoon. Sapagkat pag naglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon, i-increase niya sa buhay natin ang mga katangian ng isang ang katangian o kadakilaan. I-increase niya sa atin ang mabubukod tangi nating mga paglilingkod sa Panginoon. My dear brothers and sisters, minsan, alam natin in this world, may tinatawag na a crab mentality. Naghihilahan, pababa, dahil ayaw ng isa na siya'y maugusan, ayaw ng isa na siya'y maunahan. Pero my dear brothers and sisters, kapag kagagawin natin ng buong-buo ang kalooban ng Panginoon, walang makakapigil sa atin para maging exceptional ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. Not to make ourselves boast or boastful, but you know, whether we like it or not, the Lord will increase His anointing in us. The Lord will increase His power in us. The Lord will increase His knowledge in us. The Lord will increase, hallelujah, heavenly abilities kapag tayo ay may katapatan sa ating Panginoon. Especially kapag alam mo ang tawag mo sa Panginoon. Alam mo na may susing ibinigay sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Whether you like it or not, whether other like it or not, you will be exceptional, you will be unique, you will be great in the kingdom of God, in front of God. My dear brothers and sisters, katulad ng ating Ama sa Langit, napakadakila niya. Walang makakahigit sa kadakilaan ng Panginoon. Basahin natin Exodus chapter 15, verse 11. Gusto ko lamang pong basahin ang Exodus chapter 15, verse 11. Ikaw, Yahweh, sino ang Diyos na iyong kamukha? Sino ang kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang katulad mo? Kahanga-hanga at dakila ang gawa ng iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas, sila sa daigdig ay naglaho ng sukat. So my dear brothers and sisters, una sa lahat, walang papantay sa kadakilaan ng Panginoon. Bakit? Bakit napakadakila ng Panginoon? Biruin mo, lumikha siya ng isang earth. Nilikha niya lahat ng bagay at linikha niya ang pinaka the best sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao. Bakit natin sinasabing napakadakila ng Panginoon? Hindi siya yung Diyos, hindi siya katulad ng tao na minsan pinababayaan na lang ang kanyang mga tanim. Minsan, may mga tao na pinababayaan na lang ang kanilang mga alagang hayop. Minsan, may mga tao na pinababayaan na lang na pumangit ang kanilang mga itsura. Minsan, may mga tao na hindi nila inaalaga ng mabuti ang kanilang buhay. So, my dear brothers and sisters, pero ang Panginoon, lumikha siya ng isang mundo na may taon, at hanggang ngayon, sinusubaybayan niya, inaalalayan niya, at gusto niyang maligtas ang lahat ng tao. My dear brothers and sisters, since the beginning of this world and up to this day, hindi tumitigil ang Diyos, hallelujah, na tulungan ang kanyang mga anak. Wala nang hihigit pa sa kadakilaan na yan. Amen? Bagamat minsan tayo'y tumatalikod sa kanya, bagamat minsan tayo ay nagiging matigas ang ulo natin, pero nandiyan pa rin, minamahal pa rin tayo ng Panginoon. Tinatanggap pa rin tayo ng Panginoon. Inuunawa pa rin tayo ng Panginoon. So grabe ang kadakilaan ng Panginoon. So napakaraming versikulo, maraming verses sa Bible na nagpapahiwatig ng kadakilaan ng Panginoon. Pangalawa, hallelujah, ang ating Panginoong Hesukristo.
Basahin natin. Luke chapter 1 verse 32. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Amen. Alam natin ang ating Panginoon. Binigay niya ang buhay niya. Grabe. Wala nang bumaba mula sa langit ang naggumawa ng ganyang pag-aalay ng buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. So makikita natin ang kadakilaan ng Panginoon. Grabe ang kanyang kadakilaan. Hallelujah. At hanggang ngayon, ipinapanalangin pa rin tayo doon sa kanyang kaharian. Napakadakila ng Panginoon. Siya pa rin ang tumatanggap ng ating panalangin bilang pinakamataas na saserdote sa magpakailanman. Sabi ng Bible na ang Panginoong Hesus ang pinakamataas na saserdote magpakailanman. Ibig sabihin, hanggang sa langit, ginagampanan niyang pagiging pagkapare na kung saan, mga kapatid, ay siya ang tumatanggap ng ating mga panalangin. So, my dear brothers and sisters, gusto ko pong maintindihan natin, if you want, kung gusto mong dakilain ka sa kaharian ng Panginoon, totohanin natin ang ating paglilingkod sa Kanya. Kahit hindi tayo, Pastor, pwede tayong maging dakila sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kahit na hindi tayo apostol, hindi tayo propeta, pwede tayong dakilain ng Panginoon kung paglilingkuran natin siya ng tapat. Sabi din dito sa Luke chapter 1, babasahin ko lang po sa inyo, my dear brothers and sisters. Luke chapter 1, verse 32. Sabi niya dito, hallelujah, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. So, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Napakadakila. Amen? Simula nang siya'y naglingkod, hallelujah, kahit na siya ay, anong tawag dito, na hindi siya pinakikinggan ng iba, binubuli siya ng iba, mga kaparian, mga siserdote, mga eskriba, abay, naglingkod pa rin ng Panginoon. Walang nakakapigil sa kanya na maglingkod. Kahit na ang Panginoon ay inaakusahan ng mali, naglilingkod pa rin siya, nagmamahal pa rin siya. Hallelujah. Inuunawan niya pa rin ng mga tao sa paligid niya. Hindi niya inaaway. Iniiwasan niya. Hallelujah. Napakadakila ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi dito, ulitin ko ha, ang salitang dakila ay nangangahulugan meron kang pagkabayani na puso. Ipinaglalaban mo ang bayan, pinaglalaban mo ang pamilya mo para maglingkod sila sa Panginoon, pinaglalaban mo ang iyong ipinapanalangin mo ang iyong nasasakupan, ang iyong bayan, ang iyong bansa, ay kadakilaan po 'yan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po sabi ko nga kahapon sa prayer meeting, hallelujah, bigkasin mo ang buong gusto mong, ang buong buhay mo, bigkasin mo sa Diyos. Bigkasin mo sa Diyos ang buong nilalaman ng puso mo. Sapagkat hanggang sa kahuli-hulihang sentence ng iyong panalangin, pag nakaabot sa langit, hallelujah, sisiguruduin ko sa iyo, hindi yan itatabi, hindi yan mawawala, kundi ang mga panalangin na yan ay makakaabot doon sa trono ng Panginoon. My dear brothers and sisters, ano pa ang salitang dakila ay nangangahulugang sinusuong kahit mahirap o delikado. Sinusuong mo ba ang paglilingkod sa Panginoon? Na minsan kahit na ikaw ay awayin ng asawa mo, kahit na ikaw ay pagalitan ng magulang mo, naglilingkod ka pa rin pa ba sa Panginoon? Kadakilaan po 'yan. Nagiging ilaw ka kahit sa gitna ng madilim ang paligid mo. Kadakilaan po yan. Hallelujah. Kadakilaan po yan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Mahal mo pa rin si Lord kahit na hindi ka mahal ng kapwa mo tao. Mahal mo pa rin ang iyong mga bumubuli sa iyo kahit na ikaw ay sinasaktan nila dahil gusto mo silang mailapit sa Panginoon. Kadakilaan yan, mga kapatid. Minsan, meron akong nabasang
nabasang text. Hindi ko nasasabihin kung sino. Ang sabi niya doon sa kanyang post sa FB, ang hirap naman nito, sabi niya, walang nakakakita sa ginagawa ko, hindi na-appreciate. Gusto kong sabihin sa iyo, kung naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, kahit walang nakakakita sa iyo, dakila ka sa harapan ng Panginoon. Dadakilain ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Adyan ba kayo mga kapatid? Ibig sabihin, hallelujah, noble. Men, katangi-tangi. Malalim mag-isip. Advance mag-isip. Hallelujah. Hallelujah. Adyan ba kayo mga kapatid? Nagmamahal kahit walang kapalit. Hallelujah. Minamahal niyang ibang tao para sa Lord, para sa ganun, maligtas sila kahit na siya'y hindi. Minamahal. Tumutulong sa ibang tao, tumutulong sa gawain ng Panginoon, kahit walang kapalit, kahit minsan hindi na-appreciate, kadakilaan yan. My dear brothers and sisters, gusto kong sabihin sa inyo, walang sayang sa harapan ng Panginoon. Lahat ng ating ginagawa ay nakikita at may karapatang reward sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, anuman ang ginagawa natin, paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, iyan po ay walang sayang. Kaya nga, my dear brothers and sisters, sa oras pong ito, wala man nakakakita sa iyong ginagawa, hindi man na-appreciate. Pero kung gagawin mo ang kalooban ng Lord sa buhay mo, ikaw ay dakila sa harapan ng Panginoon. At ang mga dakila, hallelujah, ay parang bayani sa langit. Gusto mo bang maging bayani? Dakilain ka ng langit? Gusto mo bang maging exceptional? Gawin mo ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Maglingkod ka sa Panginoon. Hallelujah. At sasabihin ko sa iyo, dito sa lupa, kung hindi mo makakamit dito sa lupa, ang hinahanap mong pansin sa langit, pansin na pansin na pansin na pansin ka. Kung dito sa lupa, hindi mo makuha ang reward mo sa lahat ng iyong mga ginawa, gusto kong sabihin sa iyo, sa langit, nakaabang ang maraming reward sa iyo. Kaya mga kapatid, ng paglilingkod sa Panginoon, walang talo. Kaya huwag kang manghina. Huwag kang mag-alinlangan sa mga ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Maliit man ito o malaki. Huwag kang magreklamo. Hallelujah. Huwag kang manghinayan. Sapagkat kapag tayo ay palagi nagre-reklamo, hindi tayo dakila. Hallelujah. Kapag tayo ay lumalayo para maglingkod sa Panginoon, eh walang kadakilaan sa atin. At alam nyo, gustong-gustong i-bless ng Lord ang mga taong may exceptional na ginagawa para sa kaharian ng Panginoon. Do you want na ikaw ay dakilain? Hallelujah. I-appreciate ni God. Hallelujah. Yes, we appreciate God all the time. We appreciate His greatness. We appreciate His love. We appreciate all the things that he na ginagawa niya sa buhay natin. We appreciate His blessings to us. But how about us? Nia-appreciate ba tayo ni Lord? Natutuwa ba si Lord sa atin? Hallelujah. Gusto ko pong maintindihan natin, my dear brothers and sisters, na kailangan din natin, hallelujah, nabigyan ng kalugod. Bubuksan natin ang ating Bible sa Colossians chapter 1 verse 27. Basahin natin, my dear brothers and sisters. Colossians chapter 1 verse 27. Yan, basahin natin. Nawala yung ating sound. Praise God. Hallelujah. Colossians chapter 1 verse 27. Sabi dito, verse 27, iniibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Sabi niya dito, ito ang hiwaga, sumasa inyo si Kristo
At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. So makikita natin, inibig ng Diyos na inihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-mangha. So tignan niyo ha, napakadakila ng ginawa ng Ama. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak para sa ganon ay meron tayong kasama, merong aalalay sa atin at merong tutulong sa atin. Hallelujah. My dear brothers and sisters, kapag ka gusto ko lamang pong turuan kayo ng importanteng mga bagay ngayong umaga, maging dakila tayo sa ating ginagawa. Maging exceptional tayo. Hallelujah. Ipursigi natin ang ating paglilingkod sa Panginoon para sa ganon. Hallelujah. I-enjoy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat kapag ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ikaw ay pagkakatiwalaan ng Panginoon sa mas malaking bagay. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, sa iyong paglilingkod, mapagkakatiwalaan ka ba sa paglilingkod mo sa Panginoon? Hallelujah! Mapagkakatiwalaan ka ba kapag sinabi sa iyo na ipag-pray mo siya ganito? Mapagkakatiwalaan ka ba? Amen? Halimbawa, may nagpa-prayer request sa iyo. Hallelujah! Listen to this carefully. This is true. May nagpa-pray at sabi mo, yes, ipag-pray kita, pero ang totoo, hindi mo pinag-pray. May kadakilaan ba doon o wala? Wala. Yes, pag-pray kita, pero ang totoo, hindi mo naman pinag-pray. So, ibig sabihin, papaano ka dadakilain ng Panginoon? At alam natin na dito pa lang sa lupa ay may kapalit na mga reward, may kapalit na pagpapala ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Ibig sabihin, mas lalong nagiging bukas ang langit sa atin kung ang sa mga maliliit na bagay na ginagawa natin para sa Diyos, para sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay ginagawa po natin ito ng totoo at tama. Hallelujah! Ikaw ay dakila. Hallelujah! Amen! Amen! So, my dear brothers and sisters, nawala yung background natin, naghang yung aking laptop. So, mamaya, may babalik po yung atin. So, my dear brothers and sisters, tingnan nyo, binigay sa atin ng Ama, iniibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Hallelujah. My dear brothers and sisters, kapag ishinare mo sa iba ang salita ng Panginoon, kadakilaan po yun sa harapan ng Diyos. Uulitin ko po, kapag shinare mo ang salita ng Panginoon sa ibang tao, kadakilaan po yan. Kapag ikaw ay nag-i-invite ng mga tao para pumunta sa church, kadakilaan po yan. Bakit? Kasi dinadala mo sila sa Panginoon. Kapag nagpatanggap ka ng mga tao at tinanggap nila si Kristo, kadakilaan po yan. Hallelujah! Kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos ng walang kapalit, kadakilaan po yan. My dear brothers and sisters, hallelujah! Ilan na kaya, hallelujah, ang iyong ipon sa kaharian ng Panginoon? Gaano na ba karami kayang kadakilaan ang ating ginawa? Kaya my dear brothers and sister, yun, sabi nga niya, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Hallelujah. Sapagkat there will be time yung mga inipong mong kayamanan sa langit. Hallelujah. Ay matatanggap mo ang reward mo. Dadakilain ka sa kalangitan. Hallelujah. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, my dear brothers and sisters, huwag kang tumigil na maglingkod sa Panginoon. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Habang ikaw ay nag-iipon para sa iyong pamilya dito sa lupa, huwag na huwag mong kalilimutang mag-ipon ng mga spiritual na bagay. Pasensya na po kayo, ang background natin ay mga aso. Hallelujah. Gusto ko pong maintindihan natin ngayon, my dear brothers and sisters, na kinakailangan natin na paglingkuran ng tapat ang Panginoon. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kung ikaw ay tagawalis sa loob ng church,
kayamanan sa langit yan. Kung ikaw ay palaging nagbibigay sa gawain ng Panginoon, dakila ka sa harapan ng Panginoon. Kayamanan niya na iniipon mo sa langit. Kung ikaw ay umaattend ng prayer meeting at tumutulong kang manalangin sa mga prayer request, kadakilaan po yan, mga kapatid. Kung ginagawa mo ang maglingkod sa Panginoon, hallelujah, nagpe-prepare ka ng communion, hallelujah, kadakilaan po yan. Kung ikaw ay nananalangin sa mga may sakit, kadakilaan po yan. Mayroon man, tandaan niyo to ha, pag nagpray ka sa may sakit, mayroon mang resulta o wala, naka-record yan sa langit. Hallelujah. Nag-preach ka ng salita ng Panginoon, tumanggap man sila o hindi, naka-record pa rin sa langit ang iyong ginawa. Hallelujah. Inaway ka dahil ikaw ay Kristiyano, nagpakumbaba ka at hindi ka umimik, kadakilaan yan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan niyo ang Panginoong Hesus, inaway, pinatay. Pero anong sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what are they doing. Kadakilaan yan. Hallelujah. 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 Kung ikaw ay pinagsalitaan ng masama, inakusahan ng kasinungalingan, dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at hindi naman totoo yung kanilang mga akusasyon, kadakilaan yan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. My dear brothers and sisters, kailangan nating maintindihan ang ating mga sitwasyon. Huwag nating ipahintulot na mawala ang kadakilaan sa buhay natin. Dahil mawawala ng halaga ang ating mga sakripisyo sa Panginoon kung tayo ay magre-react ng mali sa lahat ng mga ginagawa natin. Kung alam natin na tayo'y naglilingkod sa Panginoon at nakarinig tayo ng mga bagay na hindi maganda, nakarinig tayo ng mga bagay na against sa atin dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, keep silent ka na lang. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Kung ikaw ay binubuli dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, keep silent ka na lang. Bakit? May Diyos na kakakita sa iyo at siya, ikaw ay dakila sa iyo, sa kanyang harapan. Hallelujah. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Kung ikaw ay minamaliit dahil may hawak kang Bible, keep silent. Dahil napaka-importante niyan, ginagawa mo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng iyong ginagawa. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters. Hallelujah. 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 So gusto ko pong maintindihan natin ngayon, mga kapatid, huwag nating pahintulot ng ating ginagawa ay madungisan ng mga bagay na hindi maganda. Huwag nating ipahintulot na madungisan ang ating mga puso't isipan kasi mawawalan ng kabuluhan ang ating kadakilaan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. When somebody appreciate you, just give glory to God. Sapagkat wala naman tayong nagawa kung wala siya sa ating buhay. Amen. So my dear brothers and sisters, patuloy nating paglingkuran ng Panginoon. Patuloy nating ibigin ang Panginoon sapagkat alam niyo, mga kapatid, minsan, sabi, may nagsabi sa akin, wala ka namang mapapala sa paglilingkod mo, wala ka namang sweldo. Sabi sa akin ganun. Ala ka namang, hindi ka naman yayaman sa paglilingkod mo sa Panginoon. May ganong nagsabi sa akin. Pero keep silent lang ako. Hallelujah. Dahil alam ko na ang aking ginagawa sa harapan ng Panginoon ay isang dakilang bagay na alam ko na pagdating ng oras, mayroong naghihintay sa akin, hallelujah, na pagpapala. Andiyan ba kayo, mga kapatid? May naghihintay sa akin na reward. Sabi dito sa ating binabasa, hallelujah,
Yan, pag-aralan natin, tuloy-tuloy nating mag-aral sa salita ng Panginoon. Ulitin ko, hallelujah. Sino ang mga dakilang mga lingkod ng Diyos? Sino-sino sila? Ang unang alam natin na tao, sabi na naitala sa Bible na dakila, sapagkat ito ay in the last part of his life ay bumaligtad sa Panginoon. Siya ang kauna-unahang dinakila sa Bible. Okay, basahin natin ha. Genesis chapter 10. Tingnan nyo, sayang yung pagkadakila ni Nimrod. Ayan, ang pangalan niya yung Nimrod. Nakatala ba sa Bible? Yes, nakatala sa Bible. Genesis chapter 10, basahin natin. Ito nung time na nasakna kay Lord pa siya, naglilingkod siya sa Lord. Sabi niya, 10 verse 8 to 14. Basahin natin. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Sus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Sino daw yung kauna-unahan naging dakila sa kasaysayan ng mundo? Si Nimrod. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso, kaya lumitaw ang kasabihang mahusay mangasong tulad ni Nimrod. Kabilang sa kauna-unahang kaharian, nasakop niya ang Babilonia, Erech, Akkad at Kalne, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Ninive, Horobot, Ir, Kale at ang Resen sa pagitan ng Ninive at Kale sa pangunahing lungsod. Verse 13, sa Ehipto at ama ng mga tagalunsod. Ayan. So makikita natin dito, my dear brothers and sisters, bago nagrebelde si Nimrod, ay siya ay nasa Diyos, naglilingkod sa Panginoon at naging magaling siyang mangangaso. Siya ay dinakila. Hallelujah. Pag sinabing dinakila, ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, isang bagay na revelasyon na gusto kong ilabas sa inyo ngayong umaga. Isang senyales pag ikaw ay dinakila, hallelujah, ibig sabihin, may ibang taong pinag-uusapan ka dahil sa iyong mabuting ginawa. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Ikaw ay hindi makakalimutan ng mga taong natulungan mo. Lalong-lalo na kung ang tulong na yan ay kasama mo ang Diyos, isinama mo ang Diyos, at itinaas mo ang Diyos. Kapag ikaw ay pinag-uusapan, hallelujah, dahil sa iyong sakripisyo, sa iyong paglilingkod, ikaw ay dakila. Kapag ka, pagka naaalala nila yung mga pagtuturo mo, hallelujah, na nagpaangat sa kanilang buhay, hallelujah, nagpaganda ng kanilang buhay, iyan ay kadakilaan. Hallelujah. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Kapag ikaw ay hindi makakalimutan ang mga bagay na ginawa mo para sa ibang tao dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, naging inspirasyon ka sa ibang tao, kadakilaan po yan. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, may naiambag kang pagbabago sa buhay ng tao. Ibig sabihin, hallelujah, lalo na kung ang naiambag mo na pagbabago sa buhay ng ibang tao ay siguradong ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. My dear brothers and sisters, kadakilaan yan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Sana gamitin ka ng Panginoon. Sana ikaw ay gamitin ng Panginoon. Ikaw ay maalala ng tao sa mga bagay na espiritual na nagawa mo sa kanilang buhay. Sana maalala ka ng mga tao, hallelujah, ikaw ay pag-usapan, hindi dahil sa iyong lumang pagkatao, kundi dahil sa iyong bagong pagkatao at naging ilaw ka sa ibang tao, kadakilaan yan. My dear brothers and sisters, hindi po nabibili ang kadakilaan.
Dahil ang kadakilaan ay iginagawad sa taong mahirap man siya o mayaman. Ang kadakilaan ay iginagawad sa taong may pinag-aralan man o wala. Ang kadakilaan ay iginagawad, hallelujah, maitim ka man o maputi. Ang kadakilaan ay ginagawad, hallelujah, anuman ang iyong nakaraan. Maruming tao ka man nung nakaraan sa buhay mo at ngayon ay nagbago ka. Ang kadakilaan, hallelujah, ay ibinibigay, hallelujah, sa kahit na sino na naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Because in the first place, my dear brothers and sisters, hindi naman titulo ang tinitignan ng Diyos sa iyong paglilingkod. Ang tinitignan ng Panginoon sa iyong paglilingkod ay ang iyong katapatan. Hallelujah! Sino pa ang mga dakilang tao sa Bible? Si Abraham. Paano naging dakila si Abraham? Ano bang ginagawa ni Abraham? Nag-aalay pa lang naman palagi ng altar. Hallelujah! Saan siya mapunta? Nang gumagawa siya ng altar. Nag-aalay ng Panginoon. Naging dakila siya sa harapan ng Panginoon. At grabe yung sabi nga ng Genesis chapter 12. Basahin natin. Genesis chapter 12. Hallelujah! Ano pa paano dinakila ng Panginoon? Hallelujah! Si Abraham. Basahin natin. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, gagawin kong isang malaking bansa, pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, bihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpapala sila ay pagpapalain din. So makikita natin ano ang nag-trigger sa Panginoon, sa Ama, para si Abraham ay maging dakila at dakilain. At sabi niya, gagawin kitang isang bansa. Pararamihin ko ang iyong pamilya. Sorry po, pagpapalain kita. Bakit? Kasi ginagawa ni Abraham palagi ang mag-alay sa Panginoon hanggang sa one time dahil sa kaaalay at kaaalay niya. Sige nga, kung talagang mahal mo ko, ialay mo nga yung anak sa akin. At ginawa yon ni Abraham. Pero pinigilan ng Diyos dahil gusto lang subukin, hallelujah, ng Panginoon kung gaano ba katapat, hallelujah, si Abraham. Mga kapatid, there are times susubukin tayo ng Panginoon sa ating katapatan. At kapag nakapasa tayo sa katapatan na yan, mga kapatid, dadakilain ka ng Panginoon. He will bless your life. He will bless you. Uulitin ko, anumang pagsubok ang dinadaanan mo ngayon, kailangan mo mapagtagumpayan para dakilain ka ng Panginoon. At hanggang sa panahon natin, hindi nakakalimutan ang buhay ni Abraham. Hanggang ngayon, dinadakila siya ng maraming mga ngaral. Iginagawa siyang ilustrasyon ng maraming mga tao. Bakit? Hallelujah. Sapagkat napakadakila ang kanyang ginawa. Uulitin ko, ang Panginoon, wala siyang pinipiling dadakilain. Kapag nakapasa ka sa mga pagsubok sa buhay mo, sasabihin ko sa iyo, lalo na kung ang Panginoon ang nag-test sa iyo, hallelujah, may matatanggap kang great reward sa Kanya. Maaring habang nandito ka sa lupa, matanggap mo ang great reward na yan. Hallelujah. O pagdating mo sa langit. Pero naniniwala ko, hanggat ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, hanggat pinalalaki mo ang pananampalataya mo, sasabihin ko sa iyo, the heaven will sustain you. Hallelujah. Dahil napakadakila mo. Hallelujah. Uulitin ko, mga kapatid kong mga naglilingkod, mga elders sa church.
Hallelujah. Mga may posisyon sa church. May mga trabaho sa church. May mga inaatang na mga responsibilidad. Hallelujah. Paglingkuran po natin ng tapat ang Panginoon. Sa mga pinayaman ng Panginoon, na kinakailangan tumulong kayo sa gawain ng Panginoon, dakila ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Dakila ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kahit nakakaunti na nga lang ang iyong pera, hindi ka naman mayaman, pero tumutulong ka sa gawain ng Panginoon, dakila ka sa harapan ng Panginoon. Maybe that will... Gusto kong maintindihan natin. Sila Joshua, napakadakila. Pinaglaban nila ang Israel. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sabi dito si David, napakadakila. Hallelujah. Makikita natin si Daniel, napakadakila. Si Daniel, hallelujah, alam natin na pinaglaban niya ang Panginoon. Anong nangyari? Itinapon siya sa mga leon. Pero pinaglaban niya ang Panginoon. Tinayuan niya ang Panginoon at dinakila siya ng langit. At nung itinapon siya, hallelujah, sa lion's den, hindi siya linapa ng mga leon. Hallelujah. At dahil doon, napasunod niya ang hari. Hallelujah. Dahil doon, hinangaan siya ng hari at ang hari ay sumunod sa kanya. Hallelujah. Ganun din si yung si Shadrach, Meshach, Abednego, yung tatlong itinapon sa apoy. Dahil sumunod sa Panginoon, dinakila siya. Hallelujah, ng Diyos. Binantayan sila ng Diyos, hindi sila napasok kahit sa mali, kaliit-liit ang bahagi ng kanilang damit, hindi sila napasok. Bakit? Tinayuan nila ng totoo ang Panginoon. My dear brothers and sisters, paano ka dadakilain ng Panginoon? Hindi ka nananalangin. Paano ka dadakilain ng Panginoon? Hindi mo ina-apply sa buhay mo ang salita ng Panginoon. Paano ka dadakilain ng Panginoon? Hindi ka nagbabasa ng kanyang salita at tapos sasabihin mo, pinabayaan ako ng Diyos. God gave us an instruction to follow. And this is it. The Bible is the instruction of God, the revelation of God, para sa ganon ay makasunod tayo. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Nang totoo. Ang sarap maglingkod sa Panginoon kapag alam mong may dumadakila sa iyo. Diyos na mismo ang dumadakila sa iyo. Ang sarap maglingkod sa Panginoon ng totoo. Bakit? Masaya ang langit para sa iyo. Ang sarap maglingkod ng totoo sa Panginoon. Bakit? Dadakilain ka rin ng iyong mga pamilya. Dadakilain ka ng iyong mga anak. At sasabihin na lang, Mama, Papa, gusto kitang tularan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Mama, Papa, natutuwa po ako dahil kayo ang naging magulang ko, dahil inilapit niyo ako sa Diyos. Dadakilain ka ng iyong mga magulang. Salamat, anak, dahil sa iyong totoong paglilingkod sa Panginoon, nadala mo kami sa kaharian ng Panginoon. Dadakilain ka ng iyong mga kaklase. Salamat, classmate, dahil hindi ka tumigil na kami ay share ng salita ng Panginoon. Dadakilain ka ng Panginoon. Salamat, anak, sa pagtumulong ka sa gawain ng Diyos. Sa gawain ko. Hallelujah. Mga kapatid, sana dumating yung punto sa buhay natin, masaya ang lahat ng kapaligiran natin dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Proud ang iyong mga pamilya dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sana maging proud sila sa iyo. Dumating yung punto na proud, hallelujah, ang iyong asawa, proud ang iyong anak dahil sa iyong paglilingkod.
dahil kung hindi sila proud sa iyong paglilingkod, maliwanag na may mali. Andyan ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! So, ano ang sinasabi ng Biblia? Dito tayo magtatapos. Ano ang sinasabi ng Biblia sa mga gustong maging dakila sa kaharian ng Panginoon? 1 Corinthians, sensya na po kayo, gumagalaw yung video dahil hindi ko po siya na-separate. 1 Corinthians chapter 12, basahin natin. 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Makinig po kayong mabuti. Ano ang sinasabi ng Biblia sa mga nais maging dakila? 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Basahin natin, mga kapatid. Verse 31. Hallelujah. Sabi dito, kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Hallelujah. Ulitin ko, kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na dakila. Ano ba yung mga kaloob na dakila? Hallelujah. Yun ay matatagpuan natin. Hallelujah. Doon sa Galatians chapter 5 verse 22. Amen. Kaloob na dakila. Ibig sabihin, nakapaloob dyan ang fruit of the Holy Spirit. Magmahal ka, yan, maging mabuti ka, hallelujah. O basahin natin para sa ganun ay maintindihan natin. Galatians chapter 5 verse 22. Yan. Sabi dito, yan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Huwag kang titigil magmahal. At dadakilain ka. Huwag kang titigil. Sabi dito, pag-ibig, kagalakan. Huwag kang tumigil maging magkaroon ng kagalakan. Dahil ang kagalakan ay nakakahawa. Hallelujah. Pag ikaw ay palaging masaya. Hallelujah. Dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, magiging masaya din ang iba dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hallelujah. Mahahawa ang iba dahil sa kagalakan na meron ka. Amen. Okay. Sabi dito, hallelujah. Kapayapaan, huwag kang titigil hanggat hindi mo makamit ang kapayapaan. Kailangan makamit mo ang tunay na kapayapaan. Amen? Amen. Kaloob ng Diyos yan. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Katiyagaan, huwag kang titigil naging matiyaga sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil pag naging matiyaga ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon, you will be rewarded. Dadakilain ka ng langit. At dadakilain ka rin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, kabaitan. Huwag mong wawalain ng kabaitan sa iyong buhay. Amen. Maging mabait ka. Tunay na mabait. Tapakan man ang paa mo, maging mabait ka pa rin. Amen. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Andiyan ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Maging mabait ka pa rin. Hindi nila ginawa yung promise nila sa iyo, maging mabait ka pa rin. Hallelujah. Shandari ala borobusok, yabahanda. My dear brothers and sisters, amen. Amen. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Sabi dito, kabutihan, maging mabuti ka pa rin kahit hindi ka ginagawa ng mabuti, maging mabubuti ka pa rin, dadakilain ka ng langit. Hallelujah. Sabi dito, katapatan, maging tapat ka pa rin sa Panginoon kahit anong mangyari, kahit hindi tapat ang mga kasama mong naglilingkod sa Panginoon. Maging exceptional ka, yun nga yung sinasabi ko. Maging kakaiba ka, maging tapat ka pa rin sa Panginoon. Sasabihin ko sa iyo, you will be rewarded at dadakilain ka ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, kabutihan, katapatan. Sabi dito, praise God, kahinahunan, maging mahinahon ka. Kahit minsan gusto mo nang magalit, sasabihin ko sa iyo, dahil sa iyong kahinahunan, maraming mahihimasmasan at pagpalaging mahinahon ng tao, nakakaiwas sa gulo. Dadakilain ka ng langit. Hallelujah. Sapagkat yan ang turo ng Biblia. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. At higit sa lahat, mga kapatid, ang pagpipigil sa sarili. Pigilan mong yung sarili.
na gumawa ng mali. Pigilan mo ang iyong sarili na magsalita ng walang kwenta. Pigilan mo ang iyong buhay na tumahak sa maling landas at dadakilain ka ng Panginoon sa langit. So my dear brothers and sisters, una pa lang yan. Yan. Introduction pa lang yan ng ating pinag-aaralan. Hallelujah. My dear brothers and sisters, sa umagang ito, gusto ko pong maintindihan natin. Gusto ng Lord na maging masaya ka sa iyong pamumuhay. Revolutionary. Hallelujah. Alam niyo yung revolution. Na-revolutionize mo yung iyong kapaligiran, yung iyong pamilya, na dala mo sila lahat sa Panginoon. Dadakilain ka ng Diyos sa langit. It's time for you to serve the Lord. Maging dakila tayo. Amen. Huwag mong ipahintulot na ang buhay mo ay walang buhay. Huwag mong ipahintulot na ang buhay mo ay mapunta sa walang kahihinat ng maganda. Ipaglaban mo ang Diyos sa buhay mo. Ipaglaban mo, kapatid. Uulitin ko, ipaglaban mo ang Diyos sa buhay mo at ipaglalaban ka ng Diyos. Hallelujah. Uulitin ko, mga kapatid, kung gusto mong maging dakila sa harapan ng Panginoon, gawin mo ang kanyang kalooban. Dahil maraming tao, minsan, gusto nilang maging dakila sa harapan ng Panginoon in terms of title. Andyan ba kayo, mga kapatid? Sorry ah, pero may mga tao na gustong maging dakila in terms of title. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, si Lord ay hindi na mimili kung sino ang kanyang dadakilain. Ulitin ko, mayaman man o mahirap, kung gagawin mo ang kalooban ng Panginoon, dadakilain ka ng Lord. May pinag-aralan ka man o wala, kung gagawin mo ang kalooban ng Panginoon, dadakilain ka sa langit. Maganda ka man o pangit, kung gagawin mo ang kalooban ng Panginoon, dadakilain ka sa harapan, sa langit. Hallelujah. Hallelujah. Maitim ka man o maputi, dadakilain ka ng Panginoon kung gagawin mo ang kanyang kalooban. So, my dear brothers and sisters, gusto ko lamang pong ipaunawa sa inyo. Minsan, ay hindi natin naiintindihan bakit sinasabi ng Bible na mas piliin natin yung mga kaloob na dakila. Amen. Ano ba kasi yun? Yun ay yung gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Sana dakilain ka ng iyong mga anak. Sana dakilain ka ng iyong mga magulang at sana dakilain ka ng church na iyong pinaglilingkuran. Makita nawa nila ang iyong katapatan sa paglilingkod sa Panginoon para ikaw ay kanilang tularan. My dear brothers and sisters, hallelujah sa umagang ito. Kumusta po, hallelujah, ang ating paglilingkod sa Panginoon? Sana ang ating paglilingkod sa Panginoon ay may pagkabayani, maging bayani tayo. Ibig sabihin, ipaglaban natin ang Diyos para ang iyong sambayanan ay maglingkod din sa Panginoon. Ipaglaban mo, kapatid, maging dakila ka. I command and I pray and I declare, maging dakila ka. Ipaglaban mo ang pamilya mo. Hallelujah. Huwag mong pabayaan. Huwag kang susuko. Hallelujah. Maging dakila ka. Maging exceptional ka. Hallelujah. Maging bayani ka ng pamilya mo. Ipaglaban mo sila. Pastor, hindi ko kayang dalhin ang pamilya ko. Kaya mo yan. May Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Kasama mo ang Panginoon. Pastor, hindi ko pumadala ang asawa ko sa church, sa Panginoon. Kaya mo yan. Hallelujah. Ipakita mo sa kanya ang katangiang makalangit. Dadakilain ka ng iyong asawa at sasabihin niya, mahal,
gusto ko rin pumunta sa church na pinupunta mo kasi gumanda ang ugali mo, bumait ka. So, nung ikaw ay nagpunta sa church, ipaglaban mo kung gusto. Hallelujah. Maging magiting ka na anak ng Diyos. Ayan, ay kagitingan, suungin mo ang mga imposible. Hallelujah. Parang iniisip mo, imposibleng maboborn again ang lolo mo, lola mo. Huwag kang susuko. Sa isipan mo lang yon. Pero kung ikaw ay magiting na maglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay magiging exceptional, hallelujah, kung makikita nila sa iyo ang liwanag na galing sa Panginoon, sasabi ko, sasama ang iyong buong pamilya sa iyo. Maging revolusyonaryo ka. And isang katangian ng pagiging dakila ay maging revolusyonaryo ka. Ibig sabihin, you are there to change the atmosphere inside of your family. You are there na naging na-change mo yung atmosphere from heaviness, nagiging magaang yung atmosphere sa pamilya mo. Revolutionary ka. At dadakilain ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen? My dear brothers and sisters, andyan pa ba tayo? Amen. Say amen kung nandyan ba kayo. Lampas na ako ng isang oras. Hallelujah. Hindi pa ako matapos-tapos. Maging marikit ka. Alam niyo ibig sabihin ng marikit? Maging noble. Yan. Ano ibig sabihin ng na katangi-tangi? Ha? Malalim mag-isip. Advance mag-isip. Hallelujah. Yan. Napaka marikit. Napaka noble. Yan. Hallelujah. Magmahal ka. Hallelujah. Mahalin mo ang ibang tao kahit hindi mo kaano-ano. Amen. Mahalin mo bilang kapatid sa Panginoon. Mahalin mo bilang isang kaluluwa na nangangailangan ng Diyos. Tumulong ka sa iba. Tumulong ka. Hallelujah. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Panginoong Jesus, hindi man natin magawa yung ibang klase ng mga bagay na ginagawa ng Panginoong Jesus, pero sa maraming bagay pwede tayong tumulong sa church, tumulong tayo sa mga taong nangangailangan na kung saan ipinapakilala natin si Jesus. My dear brothers and sisters, be unique. Maging unique ka sana sa iyong Christian life. Huwag kang gaya-gaya. Dahil baka ang magaya mo ay malamig pa sa'yo, manlalamig ka. Hallelujah. Baka gayahin mo, huwag kang gaya-gaya. Ay, ganito siya, ganito na rin ako. Okay na kami dito. No, maging exceptional ka. Maging unique ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Makinig ka sa Diyos. Kung gusto mo na gamitin ka ng Panginoon sa mas malaking paggamit sa iyo, makinig ka sa Diyos. Huwag sa kung sino-sino. Hallelujah. Huwag mong gayahin si ganito. Baka mas malamig pa sa iyo. At pag nahulog siya, nahulog ka na rin. Pag nanglamig siya, nanglamig ka na rin. Hallelujah. Sa Diyos ka humugot ng lakas. Sa Diyos ka humugot ng kapangyarihan. Sa Diyos ka humugot, hallelujah, ng kalakasan. Be unique. Maging dakila ka. Hallelujah. At sasabihin ko sa iyo, heaven will back up you. My dear brothers and sisters, sa umagang ito, hallelujah, gusto ko pong maintindihan natin, hallelujah, ang ating pinag-aaralan. Simple lang naman ang ating pinag-aaralan. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Gawin mo ang kanyang pinagagawa sa iyo. Dahil pag ginawa mo ang pinagagawa ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, the Lord will bless you. The Lord will make a way. Hallelujah. Ang Panginoon, gagabayan ka, hindi kanya pababayaan, and He will supply all your needs. Sa pasensya na po kayo sa mga aso. Alam kong hindi naman kayo nadidistract na katulad ko. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, ako po'y dumadalangin na sana'y maging exceptional ka sa iyong Christian life. Amen. Hindi ko naman sinabi na maging
mas magmataas ka. Hindi ko naman sinabing iangat mong sarili mo kaysa sa iba. What I mean is this. Paglingkuran mo ang Panginoon ng may katapatan. Paglingkuran mo ang Panginoon, hallelujah, ng may kabanalan. Paglingkuran mo ang Panginoon ng may kababaang loob. And you will be exceptional. You will be unique. At dadakilain ka ng Panginoon sa iyong buhay. Magandang magandang umaga po mga kapatid. You are here. Shout out to you. Panginoon, dinadalangin ko po ang aking mga kapatid ngayon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa aming paglilingkod. Huwag mong hayaan na manlamig kami sa aming paglilingkod, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay walang gagawin. Huwag mong hayaan ang bawat isa sa amin ay tuwing linggo na lang nagpapakita sa church. Kundi, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na makagawa ng mga mahiwagang bagay. Makagawa kami ng mga exceptional, hallelujah, things for your kingdom. Panginoon, dinadalangin ko sa oras na ito. Maaring ang iba ay hindi makapunta sa church dahil nagtatrabaho sa ibang lugar. Maaring ang iba ay busy sa kanilang mga trabaho. Pero Panginoon, kaya mong gamitin ang bawat isa sa amin. Kaya mong gamitin, Panginoon, ang bawat isa sa amin para maitaas ang pangalan mo. Kaya mong gamitin ang bawat isa sa amin sa ano man kami naroon, Panginoon. Kung marunong lang kaming makinig sa iyo palagi. Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya ng mga kapatid ko. In Jesus' name, palakasin mo, Lord. Palakasin mo sila ngayon, in Jesus' name. Lord, alisin mo ang kahinaan sa mga buhay namin, in Jesus' name. Kundi, Panginoon, maging malakas ang paggamit mo sa bawat isa sa amin. Upang, Panginoon, Lord, at makita ito ng aming mga pamilya. Makita ito ng aming mga anak. Makita ito ng aming sambayanan. Makita ito ng church, Panginoon. Lord, para maitaas ka. I declare and pray. Gawin mong exceptional. Gawin mong noble. Gawin mong unique. Lord God, gawin mong heroism. Hallelujah, ang aming paglilingkod. Hallelujah. Palagi naming isipin araw-araw may dapat kaming gampanan para madala namin ang aming pamilya sa iyo. Palagi naming ilagay, isiksik sa puso namin na araw-araw kailangan namin ipakita sa aming nasasakupan na ikaw ang liwanag na Diyos. Ikaw ang ikaw ang bumabago sa buhay namin. Kaya Panginoon, I declare and I pray. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking mga nakasama ngayon. Let their life be exceptional. Let their life be unique. Let their spiritual life be unique. Hallelujah. Tandaan mo, alalahanin mo, makapangyarihan ang backup mo. Makapangyarihan ang Diyos mo. Maglingkod ka ng tapat. Huwag kang manghihina. Palakasin mo ang iyong pananampalataya para gamitin ka ng Panginoon. God bless you, my dear brothers and sisters. God bless you. At sana dakilain ka ng Panginoon araw-araw. Alam niyo yung ibig sabihin na dakilain ka ng Panginoon araw-araw? Ibig sabihin, mas naiaalay mo ng mabuti ang buhay mo, mas napaglingkuran mo siya araw-araw, mas nagtagumpay siya sa buhay mo, dadakilain ka ng Panginoon. Magandang umaga, mga kapatid. God bless you. God bless you. Huwag mong ipahintulot na walang mangyayaring maganda sa buhay mo ngayon. Maglingkod ka sa Panginoon. Pagandahin mo ang ugali mo. Maging ilaw ka sa iyong kinalalagyan. And let me tell you this, dadakilain ka ng Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Ito po ang ating programang Sounds of Revival.
At ito po ang inyong lingkod, si Pastor Joel Reyes, na palaging nagsasabing, hukayin mo ang puso ng Panginoon. Hukayin mo ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa tuwing titibok ang puso ng Panginoon, mararamdaman niya ang mga mabubuting ginawa mo bilang anak niya, bilang lingkod niya. Magandang umaga po mga kapatid. Mga kapatid, palagi kong sinasabi, ang tao, ang Diyos, I should say, ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala ang tao. Ngunit ang tao, walang magagawa kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, patuloy niyo pong ipanalangin ang ating simbahan. Patuloy niyo at kayo po'y patuloy ko rin ipapanalangin. Hallelujah. Patuloy natin, hallelujah, na paglingkuran ng Panginoon. God bless you, my dear brothers and sisters. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa muling pagkikita. Loobin ng Panginoon bukas po ulit ng umaga. God bless you. Hallelujah. God bless you.